man may ilan sa atin na tila hirap at umaayaw pa sa pag-aaral, pero kabaligtaran po naman sila ni Nanay Susana ng Camarines Norte na sa kabila po ng kanyang edad ay nagpursigi siyang makabalik sa paaralan. Sabay-sabay tayong maantig sa kanyang kwento. Maagang gumising ang 58 taong gulang na si Nanay Susana Babaw. Pero kung ang ibang mga nanay ay nag-aasikaso at naghahatid pa ng kanilang mga anak sa eskwela, si Nanay Susana, siya mismo ang papasok. 15 minuto ang nilalakad ni Nanay Susana mula bahay papunta ng Larap National High School. Ngayon po ay grade 10 na ako ate. Noong grade 7 po, face to face, 8, 9, module. Grade 10 po, face to face uli. Complete uniform din si nanay with matching putrag pa. 33 po kami. Ganun lang po yung pakiramdam ko. Parang magkasing edad lang po kami ng mga kaklase kong 33. Match whatever is your standard. Focus si Nanay Susana sa itinuturo ng kanilang guro dahil sa ganitong paraan, mas naiintindihan niya ang aralin. Nakikilahok din siya sa mga gawain. Mag-recite po yung English Tagalog. Sagot po kung alam mo yung tanong. Hindi pa nagtuturo oras na yan ang teacher namin. Nagtatanong-tanong na ako sa kanila. Tatanungin ako, makakasagot agad ako ng agad, mabilis. Sa araw na yon, tiyempo namang natawag si Nanay Susana para mag-recite. Iniisip ko na lang na pag hindi mo alam yung mga ibig sabihin ng teacher, ayun, parang sabi ko, bahala na ang teacher sa akin. Kung siya ang tatanungin, ang paborito niyang subject ay... Sa lahat pong paborito ko ay mathematics. Sa addition, sa subtraction, sa times, parang napakadali po sa akin yung magtotal. Sa kabila ng magkalayo nilang edad, isa si Royce sa mga unang naging ka-vibes ni Nanay Susana sa classroom. Nakilala ko po yan kasi September 8 po ako nagpasok ng talagang pag-iiskwela po. Parang yung una ko po parang bati-bati kami. Unang pasok niya po is alam po namin iba siya. So inassist ko po siya kung saan po siya uupo at tinulungan ko po siya kung ano po yung mga gagawin. Kasi po alam ko pong mahirap po sa edad niya makipagsabayan po sa amin. Kaya po naisipan ko pong gawin niya. Tahimik na kaklase kung ilarawan ni Royce si Nanay Susana. Pero dahil laki siya sa lola, hindi siya nahirapan na makipagkaibigan kay nanay. Hindi ko man po siya matulungan ng maayos kasi po may sitting arrangement po kami. Pero nilalapitan ko pa rin naman po siya. Si Royce ang tumutulong kay Nanay Susana sa mga aralin. At masaya si Royce na higit sa pagiging kaklase, kaibigan rin ang naging turing ni Nanay sa kanya. Yung medyo hindi ko naiintindihan, sabi ko, Royce, tulungan mo naman ako dito. Salamat sa Diyos. Parang minamahal din po nila ako. Sana totoo yun, kahit hindi nila ako kaharap. Nakakagaan po sa puso na iniisip niya pong best friend niya po ako. Isang inspirasyon din si Nanay Susana kay Royce. Na-inspire po ako kay Nanay kasi po pinapakita na age has no limit po sa pag-aaral. Ipagpatuloy lang po hanggat alam niya pong kaya niya po. Mula grade 7 hanggang grade 12 ang mga mag-aaral ng Larap National High School. Hindi lang tayo nag-cater doon sa mga school-age children, ano? So kahit sino na gustong mag-aral, katulad ni Nanay Susan, i-accept namin sa dito sa aming school. Kwento ni Principal Borja, si Nanay Susana ay isa sa kanilang mga average learners.
si Nanay Susa naman pumapasa, walang bagsak, pero hindi kataasan yung grade. Siguro po, yung age niya kasi, tapos yung responsibilidad niya sa pamilya, medyo yung may epekto yun sa pag-aaral ni Nanay Susan. Hindi man gaanong mataas ang mga grade ni Nanay Susana, nakikita pa rin ni Principal Borja ang potential niya. Si Nanay Susan, para sa akin, isang typical na nanay na nasa isang tabi lang siya, nakikinig at hindi nag-iingay. Siguro kung si Nanay ay nasa tamang edad, kung nag-aral siya sa tamang edad, sasabay at sasabay si Nanay Susan. Ilang buwan na nga lang ay matatapos na ni Nanay Susana ang junior high school sa tulong ng mga taong nakapaligid sa kanya. Matatapos ko na naman ang 10 buwan. Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema. Kasi darating ang takdang oras ng aking pagtatapos o kaya mag-college pa ko. Masaya po talaga. Magiging inspirasyon sa ibang mga kabataan natin na kumbaga ay hindi nag-aaral, na sa edad ni Nanay Susan na 58, andito siya sa school. Gusto niyang matuto para hindi siya maloko. Ano? Parang ganun ang kagustuhan ni Nanay Susan, maging aware siya sa lahat na nangyayari. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang klase ni Nanay Susana. Pagkatapos ng klase, lalakarin niya muli ang ruta pauwi sa kanilang tahanan. Sasalubungin naman siya rito ng kasalukuyang kinakasama, ang 74 na taong gulang na si Tatay Virgilio. Kahit ganito ate ang buhay namin, payapa ako. Basta, ayun, nagsasama kami pag nang maayos. Yun lang talaga ate ang hinahangad ko na ganun na lang. Hindi pa man nakakapagpalit ng uniforme, diretso na si Nanay Susana sa mga gawaing bahay. Nandito po ako sa bahay, nag-iigib, nangangahoy. Si Tatay Virgilio ang nakatoka sa paglilinis ng mga isda na kanilang ulam ngayong araw. Sa Maynila, nagtagpo ang landas ni Tatay Virgilio at Nanay Susana. Nagbabasura po yung anak niya. Naawa ako. Kaya nakagraduan siya sa akin hanggang nakagrad 6 dito bago siya nag-uwi sa Mindoro. Sa probinsya, bumuo sila ng bagong pamilya. Sa bahay na pumapasok sa eskwela naman ang mag-ina. At kailangang umalis naman ang anak. Itinuloy pa rin ni Nanay Susana ang pag-aaral. Hindi rin huminto ang suporta ni Tatay Virgilio. Sabi niya sa akin, kung gusto mo mag-aral, susuportahan kita hanggang sa makakaya ko. Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, matupad niya yung pangarap niya. Ang munting kubo na ito na nakakapit sa isang puno ang nagsisilbi nilang tahanan. 10 taon na po ngayon na 28 nang dito nakatira sa Blarap. Nagpalipat-lipat na kami ng tirahan. 5 taon na po kami dyan sa bahay na yan. Alam ng dalawa ang panganib ng kanilang tinitirhan. Pero katwiran nila'y malapit ito sa dagat na pinagmumula naman ng kabuhayan ni Tatay Virgilio. Para madaling makagalaw na pagsunsod, pagkakawil. Katunayan, ang ulam nila ngayong araw ay galing sa huling isda ni Tatay Virgilio noong umaga. Simula po ng alas 7 ng umaga, hanggang alas 10 lang po ako. Dahil maliit po ang bangka ko. Dahil po sa gabi po, mahuli ako ng hipon para meron ako ipapain sa umaga. Makuala ako ng pamain ko talaga. Eh kung may 1 kilo siya, bibinta ko. Hindi naman pare-pareho ang kita sa pagbebenta ng hipon. Pag maganda ang hulihin, umaabot ng 100 ang isa. Sa isda naman, kuminsan naman, tama lang kung ulam. Binibili ko sa kita ko, 4 na kape. Bigas po, meron lang akong 20. Maghapon na namin yun.
Babaunin po niya yung sobra kong pera. Sa tuwing aalis si Tate Virgilio para manghuli ng hipon, maiiwan naman si Nanay Susana na gumagawa ng kanyang mga takdang aralin o assignment. Pinagsisikapan niya ang pag-aaral bilang ganti sa suporta ni Tate Virgilio. Gamit ni Tate Virgilio ang kanyang luma at maliit na bangka sa pangisda. Sa hirap ng buhay, putik na lamang ang ginagawa niyang pantapal sa butas ng bangka. Kaya pinangarap ni Tate Virgilio na magkaroon ng maayos na bangka para sa kanyang pangingisda. Ang bangka ko ay papalitan na ng dimakina, miski maliit na dimakina. At nang ako naman po ay makahuli ng marami-raming kasi mahina po yung maliit at malapit lang po ng kakawila. At bilang maagang pamasko sa mga sakripisyo ni Nanay Susana at Tatay Virgilio, sinamahan sila ng KBYN para bayaran ang bangkang dimotor na matagal na nilang naisbilhin. Ito ang munting handog ng inyong lingkod sa kanila para makatulong naman sa kanilang kabuhayan. May ilang parte naman ng bangka na nais ayusin ni Tatay Virgilio at kailangan din itong mabilhan ng bagong motor. Kaya matapos mabayaran ang bangka, diretso sa hardware ang grupo para bumili ng mga materyales. Pinagtulungan ni na Tatay Virgilio at ng ating mga kasamahan sa KBYN ang pag-aayos at pagpapaganda ng bagong bangka ni Tatay. Matapos ang dalawa at kalahating araw, nabuo ang bangkang dimotor na matagal ng pangarap ni Tatay Virgilio. At kahit medyo mahirap ang signal sa kanilang lugar, saglit ko silang nakamusta sa isang video call. Nakita na yung tatay yung bangka. Ito na po sa akin. Salamat po ng marami. Maganda ng maganda. Malaking bagay po itong nangyaring ito. Ako po ay makakapaghanap buhay na po. Maraming pong salamat sa nangyari. Makakahuli na po ako ng magagandang isda. Ilang taon na ho ba kayo nangingisda? Nasa 50 taon na. Napagkwentuhan din namin ang pag-aaral naman ni Nanay Susana. Nay, kamusta na ho kayo ngayon? Kamusta ang pag-aaral nyo? Masaya-masaya po, sir. Kung kailan po kayo tumanda, saka kayo nag-aaral. Bakit ho? Bakit ho nung kabataan ninyo hindi kayo nag-aaral? Ay, ang layo, sir, ng eskwelahan, saka mahirap lang po kami. Habang nangingisda si tatay, kayo naman ay patuloy po mag-aaral hanggang sa matapos ng grade 12. Tama ho? Opo, 2 taon pa po, sir. 2 taon pa. Malapit na ho yun. Malapit na yun. Kung ako po makapagpatuloy sa aking pag-aaral po, gusto ko po talang kurso ay accountancy. Ay sige, sana si tatay ay maging maayos ang paghahanap buhay. Pero pag sabihin nyo, pag malalaki ng alon, maganda ang panahon, huwag siyang papalaot, ano? Opo. Sige, ay di ingat ho kayo at bahala na kayo sa aming regalo sa inyo. Ano po? Nagpapasalamat po ko sa iyo. Okay lang ho yun, okay lang ho. Gusto lang ho namin kayong tulungan dahil natutuwa kami dahil sa inyong edad ay gusto nyo mag-aral. At si tatay naman sa edad niya gusto pa rin maghanap buhay kaya tumulong ho kami. Nagpapasalamat po ko tanabayaran po sa school. Ah, okay. Yung utang nyo. Hindi po ko nakakabaya. Okay na ho, sinagot na namin. So tuloy-tuloy na ho inyong pag-aaral, Nay, ha? Sige, ingat ho kayo, ha? Opo. Para naman sa delikadong sitwasyon nga ng tirahan ni Nanay Susana at Tatay Virgilio, ayon sa kanilang barangay, ay inaayos na ang kanilang lilipatang lugar. O ito po, itong gusto kong ito.
Hanggang dito po yun. Ang alon. Yung alon ay halos 1 meter ang taasan. Naglulukot sila dito. Isang dati po siyang pispan, yun po ay tinambakan. Sabi ko sa kanya, bibigyan kita doon ng pwesto. Kaso lang, makaipon-ipon muna tayo ng pampagawa mo ng bahay. Nagpayag lang po siya. Sabi ko, siguro next year na. By February or March, masimulan na natin yan. Totoo nga po ang kasabihan na age is just a number sa taong determinado at may pangarap na nais abutin. Di bali, para na ako nilang ate, tita, pinili ko na lang yan kasi kung matutuman ako ng 1,000 ulit, walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang. Tulad ni Nanay Susana, na sa kabila ng mga problema ay nangarap na makatapos ng pag-aaral para sa kinabukasan na pilit pa rin niyang tinatanaw.